Hi! Ikaw gay, kamusta? Magandang araw sa inyong lahat mga kabatang. Ito nga ang inyong lingkod, ang batang ganyong gamer na si Inspi, na ngayon ay magbibigay sa inyo ng isa na namang inspirasyon. Handa na ba kayo? Halika na at samahan niyo akong kilalanin ang ating magiging inspirasyon sa episode na ito. Easy go! Kilala siya bilang streamer na laging nagpapatawa sa kanyang mga trip kung saan ginagawa niyang kakaiba ang build ng mga hero na ginagamit niya. At isa na nga dito ang Lyla Tank na talaga namang kinaaaliwan ng kanyang mga manonood. At sa kasalukuyan, ang kanyang Facebook page ay mayroon na ngang 1.2 million followers at sa kanyang YouTube channel naman ay mayroong 634,000 subscribers. Take note mga kabatang, nagsimula lang siyang mag-upload ng mga video sa YouTube nitong May. Oo, tama ka na yung naririnig. Last 3 months lang mga kabatang, pero napakabilis ng pagtaas ng kanyang views na ngayon nga ay pumapalo na sa million views. Talaga namang nakakahanga, di ba? Pero sino nga ba si Chooks? Ano ang kanyang ginagawa noong hindi pa siya nakikilala? Ilan lang yan sa mga tanong na ibabahagi ko sa inyo mga kabatang. Edgar Domali o mas kilala sa pangalang Chooks TV. Kasalukuyang nakatira sa Coronadal City, South Cotabato, kung saan ang kalimitang lengguwahe na kanilang ginagamit ay Hiligay nun. Kaya sigurado kung narinig mo na ang palagi niyang sinasabi kapag nagugulat siya. Ano nga ba ito? Ito. Oy! First blood! Ay, putang ina men! Ayun yung bonggol! Ito lang naman ay ang kanyang signature word na yudipunggol na galing sa salitang yudiputa na obviously ay pagmumura sa kanilang lengguahe. Pero ito ay nilagyan lang ng twist para mas masarap pakinggan sa tenga kaya ginawang yudipunggol. Kasunod naman ito ay alam nyo bang ilang beses nang sumubok si Chooks na pasukin ng YouTube noon pa man? Sa katunayan nga ay last 4 years may channel siya na may channel name na Edgar Domali at ang mga videos na ina-upload niya ay napakalayo sa mga videos na meron ang YouTube channel niya ngayon. Oo, tama ka nang naririnig. Meron lamang itong 858 subscribers ang nasabing channel kung saan ang mga videos pa niya ay tungkol sa mga VPN tutorial, mahalata mong hindi nagtagumpay ang channel na yun. Pero talagang inspirasyon na matatawag itong si Chooks dahil hindi siya tumigil sa pagpasok sa mundo ng social media kaya ngayon ay tinatamasa niya ang tagumpay. Bago natin yan ituloy ay gusto ko munang i-share sa inyo ito na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa alam na si Edgar Domali o Chooks TV ay isa ng ama at meron siyang 2 anak sa asawang si Angeline kung saan banding nilang magpamilya ang kumain sa labas. Talaga namang hindi lang swerte itong si Chooks sa kanyang career, kundi pati na rin sa kanyang magandang asawa at magagandang anak kung saan obvious naman na suportado nila ang napiling trabaho ng kanilang padre de pamilya. At sa mga taong hindi pa naririnig ang totoong boses ni Chooks TV ay maswerte ka sa video na pinapanood mo ngayon. Dahil ipaparinig ko sa iyo ang gusto mong marinig. Pero bago yan, gusto ko lang i-share sa inyo na alam mo bang dating seller ng VPN itong si Pri? Oo, tama ka nang narinig. Si Edgar Domali ay nagre-resell ng VPN noon para kumita ng pera at sa katunayan nga ay nagawa pa siya ng YouTube channel na may tutorial kung paano gamitin ang nasabing VPN. Talaga namang isa itong example na kung hindi mo pa oras para swertein sa napili mong pasukin ay darating din yung araw at matatapos din na lutuin ng Panginoon ang talagang nararapat para sa'yo na makakatulong sa'yo sa lahat ng bagay.
Kaugnay nito ay pinasok din ni Chooks ang networking kung saan nag-i-invite siya ng gustong mag-join sa kanilang team para kumita ng pera. Talaga namang nagpapower na itong si Chooks noon pa man, mga kabatang. Paano nga ba nakilala si Chooks TV? Nagsimula lang si Chooks sa pag-e-edit ng mga nakakatawang video sa ML at hindi niya sariling gameplay pa noon ang kanyang mga ina-upload. Kalimitan pa nga sa mga videos na ina-upload niya noon ay mabababa lang ang mga views. Nagsimulang pumutok ang mga views ni Chooks noong ginamit niya si Franco as top 1 sa barangay namin. Pero kamakailan nga ay nag-post si Chooks sa kanyang community tungkol sa mga channel na nag-a-upload ng mga videos niya dahil mas nauuna pa raw ang mga itong mag-upload sa YouTube kaysa sa kanya. Marami naman ang sumang-ayon sa sinabi ni Chooks na pinaghihirapan ng tao na gumawa ng content at magpatawa samantalang ang mga kumukuha ng videos niya ay magre-re-upload na lang sa kanilang mga channel para kumita. May ilan din namang hindi sumang-ayon sa sinabi ni Chooks at nagkomento na lumalaki na raw ang ulo ni Chooks kasi sikat na siya na kung hindi naman daw dahil sa mga channels na nag-a-upload sa YouTube ay hindi siya mas makikilala ng mga tao kaya dapat daw ay magpasalamat pa siya sa mga ito. Pero alam mo ba ang isa pang dahilan kung bakit gustong ipatigil ni Chooks ang pagre-re-upload sa mga videos niya? Yun ay dahil malaki kasi ang kinikita ng mga channels na nauuna pang mag-upload sa videos niya sa YouTube. Hindi kasi bababa sa 20,000 ang sinasahod ng mga channels na nag-a-upload ng mga videos ni Chooks na kung saan ay kikitain pa niya kung sa kanya mismo manunood ang mga taong nanonood sa videos ng mga ito. Pero alam naman natin na normal na yan sa YouTube dahil kilala na talaga si Chooks kaya hindi maiiwasan na may mag-interest na mag-upload ng mga videos niya. Samantala, nag-warning naman si Chooks na kung magpapatuloy ang mga ito sa pag-upload ng videos niya ay mapipilitan siyang mag-file ng strike sa mga ito para ma-shutdown ng mga videos at mawala ang kanilang mga channels. Kaya kung ating i-check ang mga channels na nag-a-upload sa kanyang mga videos ay nag-private video na ang ilan sa mga ito. Pero may iilan talagang matitigas ang ulo at hindi pinapansin ang warning na binigay ni Chooks. Meron namang iilan na nagkukomento kung bakit naman daw si Doggy ay hinahayaan lang ang ibang mga channels na mag-upload ng kanyang mga videos. Gusto ko lang ipaliwanag na magkaiba kasi si Chooks at Dogs. Si Dogs ay marami ng sponsor yan at 2.4 million na ang kanyang subscribers sa YouTube na nangangahulugan na sa kanya na manunood ang milyon niyang subscribers samantalang si Chooks ay nasa 600,000 na ngayon na at naagawan pa siya ng views na dapat ay kikitain niya pa. Ikaw, bilang isang manonood, lumalaki na nga ba ang ulo ni Chooks? Ano ang masasabi mo tungkol dito? Ang sagot dyan sa palagay ko ay hindi. Si Chooks ay pamilyadong tao at malaki ang pangarap para sa kanyang pamilya. Bilang isang ama, gusto niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, makapagpatayo ng malaking bahay, makabili ng sasakyan, at makatulong sa sarili niyang pamilya. Marahil ay nasasaktan siya sa tuwing makikita niya na iba yung nakikinabang sa pinaghihirapan niya. At kung minsan ay mas nauuna pa ang mga ito na kumita kaysa sa kanya. At tulad nga ng pinangako ko ay ipaparin ni ko sa inyo ang totoong boses ni Chooks at ito na ngayon. Pero bago yan, handa ka na bang yumaman? Joke lang. Ito na. Salamat! Hi guys! So, gumawa po ako ng presentation ng Alcantia. So, short presentation lang po ito. Sana po maintindihan nyo kahit paano. So, paano nga ba sasali dito? Ganito lang po yan. Bibili lang po kayo ng account na nagkakalaga lamang sa 200 pesos. So, paano nga ba kikita dito? So, kikita po tayo dito kapag naka-exit po tayo sa table. Mamaya ko na po sasabihin kung anong table po yun. Kung alam niyo po yung M-Goldex na marami na po kumita doon sa Suckers 200. So, ganito din po yun. 1 plus 2 lang po. Tapos, magkakaroon tayo ng reward. So, ito po yung table. So, pwede niyo po akong punta po yun sa nasa baba po.
Maraming salamat sa inyo mga kabatang. Hanggang sa susunod na episode, dito lang sa Inspirasyon Gaming. Diyos ko po, Giliw. Kiss. Mwah!